Hello? Hi. Hello. Anyway, magandang araw sa inyo. Hindi pa rin nininibago sa kulay ng damit nyo? Most of the media people also are from Manila. There's a... Bago pa dumating yung malaking challenge sa lungsod ng Manila, which not only in Manila, it will happen in the entire country. And particularly in Metro Manila. Maalala ninyo, pinanganap po lahat ng e-trike. Last Friday. Friday, no? Friday. Thursday. Ano naman? Ano lang? Sa pahingahan. Actually, pwede mo padala sa Cavite para patabaan ng ano ba? Makatulong siya yung Bible. Para may Cavite, ano ba? But hindi yun ang point. Ang point, no? Una-una din natin kaya alam kung saan hanapin. Bakit? Eh lahat kayo pakalat ka rin. Kanya-kanya. Sa ang lugar, tama ba? Kanya-kanya ang diskarte. Bahala na Diyos ng i-check. Basta makapagana buhay lang. Basta iba di maapekto yung mga driver ng jeep, basta kayo, makapagana buhay. Ganun na naging attitude natin. One, siguro, hindi kayo denied ng gobyerno. Isipin mo muna yung pagkakamali namin bilang pamahalaan. Pero hindi ko naman panahon nyo. Para lang mapabilib kayo, para lang kiligin kayo, bigyan na lang kayo ng diba, e-bike, e-trike, para sikat yung nagbigay. Pero ang totoo, ang tunay niyong kalalagayan ay walang praktilan lang sa mata ng batas. So, anong uri ng hanapbuhay ang kakarapin natin kung walang kapanatagan? In fact, hindi rin namin alam kung paano kayo nagbaboundary. Simply because, wala naman nagrepresenta sa inyo sa amin. Pero hindi nyo, mag-iisang buwan na gobyerno, hindi ko pa kayo nakakausap. Tama ba? Hindi wala man nagpunta sa inyo o kasi hindi kayo nasa ayos. Kaya may nalang, sino kakausapin sa inyo? Hindi wala kayo toda. Pero kayo toda? Saan? Ano toda? Ano toda na rin ang mga, no? Real talk tayo rin ba? Kasi hanggang buhay yung pinag-uusapan natin dito. At kapakanan, more than anything else, kapakanan ng mga pasahero ninyo ang iniisip namin. At yung kaguluhan sa kanji. E bring ninyo, kung di ba naman kayo nireklamo, kumipila kayo sa recto, abilida, bili niya ng jeep, makikipag-agawang kayo ng pasahero sa jeep, e bili niya ng jeep yun, nasa recto kayo. Yung ba'y tama? Pagtitingnan nyo sa sarili ninyo, ang sasabihin nyo lang, eh naghahanap buhay lang ako eh. Gusto ko lang kumita. Paring tama. Pero may mali eh. Bakit? Ang Estado nagbigay ng prangkisa sa jeep. Ang Estado nagbigay ng prangkisa sa jeep at utak. Tapos yung gobyerno ng Maynila, bigla na lang, hindi, diyan ka na lang, bahala ka na kung saan mo gusto. Di hindi nga malaman magkano talaga sige limit. Magkano sige? Ethne. Ethne. Oh,
Di ba? Eh, meron pa kami reklamo, 40. Kaso ko eh. Ha? Hindi sa e-trike yun? Wow. Mali ba to? N-wow. Ano naman yung N-wow? Hindi yung puti. Siya po yung Chinese manufacturer na dala rin nila. Yun po yung brand na e-trike nila. E-trike din po yung dahil pariente. Pwede ibig sabihin, halimbawa lang ha, kwentuhan lang tayo, tutan, laway-laway lang naman to eh. May pera ako. Bibili ako ng 100 pirasong e-trike. Isosog ako sa kalye. Pwede na yun? Ganun po lumabas din sa akin. Hindi, ganun din lumabas sa inyo eh. Ano pinagkaya mo nyo sa and wow? And not wow? Hindi, di ba? Kasi kailangan talaga mga karubayan. Una-una, yung isang tulong sa inyo, maling gagad ang pananaw sa akin. Ako ba gusto ko kayong tanggalan ng anak buhay? Ano ba akong sinahulo? Itaki akong center boy? Nakalagay ba sa utak niyo? Sa totoo lang, bias ako in your favor. Bakit? Itaki akong center boy eh. Kaya lamang, kailangan niyo akong unawain na ako'y bahagi na ng pamahalaan. At ang pamamahala ay pagtawid sa alambre. Binabalansi. Di mo ba? Kaya huwag kayong makakaisip na kung ano pa man, at kung kayo'y mahilig pa sa politika, dahil na yung bago na damit ninyo, eh, doon pa rin kayo pumunta, walang visa yun. Walang visa yun. Sa atin, oh, tingnan ninyo ha, bakit nandito si Vice Mayor Honey Lacuna? Bakit nandito si Terence Alibarba, Consul ng 3rd District? Bakit nandito si Consul Makilapso? O si Attorney Warby, abogado pa kayo? O si Awisia? O si Director Dennis Piani? Kompleto Avengers dito? Avengers? O nandito si City Treasurer? Bakit? Kasi ganito, gusto ko muna malaman nyo, although hindi nyo naman kasalanan, bakit kayo binigyan ng ganyang hanap buhay na wala namang palanta si Kuruhan? Kaya yun din ang tanong ko, na nag-meeting ang Metro Manila Mayor, bakit hindi kinategorize yung inyong sasakyan from the day it was manufactured, imported, or brought to the country. Kasi, in fairness to LTFRB, LTO, DOTR, sabi nila, hindi kayo makategorize kasi non-motorized kayo. Under the existing law, the only thing that LTO and LTFRB can regulate is motorized vehicle. Yun ang sabi nila. Kayo ngayon, kayo ba motorized? Wala eh, no? Tama? Ang category ng ginagamit ninyo, toy. At ang masakit, ang nag-initiate din, ay siya rin ng gobyerno. Pati DOE, nagbibigay ng e-trike. Pero I don't think that DOE has interest na yun ay gamitin for public conveyance. Baka binigay yun ng DOE sa mga local government para gamitin sa function ng local government. I don't know their interest. I don't know their idea. Pero nandito na tayo ngayon. Naghahanap buhay na kayo. Tama? O, anong solusyon? Kasi kayo'y bawal na. Pinagbabawal na kayo ng national government.
Mabuti na lang, anong uri ng pagbabawal? Yun. Bawal na kayo sa main road. Ako, ang katwiran ko, simple. Buti na lamang, nung panahon namin, hindi naman namin binubot ang bangun namin, ha? Meron kami pinasang batas. Ang tawag doon, MPIO. Ako ba? Yung mga non-motorized. Di ba doon nire-registro Director Dennis Jaef? Sino yun? Kaya nga inaalis ko yung mga kada. Ano yun? Kada? Kada linggo, kada buwan. Kada ikot. Ano yun, matutulongis niyo ako. Wala yan. Huwag kayong makisapi-sapi yan. Lumalaki lang ang tosgas. Eh, siyempre, miyembro ka. Anong nyanga? Tanga ka. Tama? Imbis na neto-neto na lang kayo, ang iniintindi nyo na lang yung boundary na inibigay nyo sa City Hall. Diba? Anong araw, nabalitaan ko, doon ba kayo nagpupunta sa opisina ng isang bosyal? Hindi siya yun, ha? Hanggang kailan tayo ganito? Ngayon, mag-solution na lang tayo. Pwede, kayo muna. Kayo muna pabibigyan ko, tapos muna kakabig ako. Okay ba yan? Gusto niyo magandang buhay? O, ibibigay namin yung mga nagbuhay sa inyo. Gusto ninyo ba maging taxpayer? Oo! Igagawin namin kayong taxpayer. Ano pa gusto niyo? Huwag na yung jinja, bunado ko nga. Tulog nyo yan eh. Oo, di ba mga kayo? Ha? Gusto nyo ba meron kayong kakanatagan sa kalooban na kayo ay magpapasakop sa pamahalang lungsod upang kayo'y maging ligal? Oo! Gusto nyo yan? Oo! Sige. Una, sige. I-re-register namin kayo under sa tatlong gulong. Bakit? Eh kung na-recognize ka namin yung mga pedicab eh, bakit hindi naman yung e-tricycle? Tama ba? Ang pinagkaiba nyo lang, yung sidecar, power is steering. Yung e-tricycle, nyanga-nyanga lang. Chill-chill lang. Kasi matalang mga kumaro, pagka nagsakay ako ng tatlo. Nailay ang dila ako eh. E nung araw ka naman, kahit malaki yung Maypax, tatlong biso pa rin sa mulo. Kahit yung print niya, pang tatlohan. MPIO ko nung araw, walo na nakandulay. Yung South Grand. Kaya nga binalik ko doon yung walo na atras eh. Kasi yung talaga linya ng jeep nung araw. Tama? Eh wala, pinakinabangan ng vendor sa mga pampanong, kawawa ang mga jeepney driver. O ngayon, nabalik na, hindi na kawawa ang mga mananakay. Ngayon, gagawin namin within sa batas. Ano yung nakapaloob sa batas? Tapos, ako, total, pangkalahatan naman kayo. Pwede ba? Isang organisasyon na lang kayo. Marami yung ano, kada-kada. O tapos, ano yun, mayroon pang ano. Hindi, basta e-trike tayo. Itong e-trike na to.
Toktok. Sa ilan yun? Yung toktok. Tayo, e-trike ng Manila, tapos. Mag-ahalala kayo. Payo ko sa inyo. Mag-ahalala kayo. Mamili kayo ng mamumuno sa inyo. Sa pangkalahatan. Parehas na kayo sa Security and Service Commission. O ito, makikiusap ako kay Vice Mayor Honey Lacuna. Isa lang sa floor, usapan yung application nyo maging toga. Yeah. O, nandito yung chairman ng ano? Franchise. O, sanang ka? O, dito sa Wakali naman. Chairman ng transportation. O, si Maki Lacson. Dito Vice Mayor, pinuno ng konsiyo. Nandito yung dalawang konsiyo, kaliwat kanan, maglalakad ng batas para ma-ilinya kayo, may-ayos kayo. Tama ba? Tama. Andiyan si Awi Siya, makakatulong sa inyo, magsa-ayos kayo, magbayad kayo. Ang dami sa inyo may utang, ha? Naputol mo ngayon. Hindi, hindi naputol. Apat na buwan na yun. Ang mga utang sa inyo, nandito si Treasurer, huwag kayo pag-alala, nasa aming listahan. Impact, sa totoo lang, sa agreement, pwede ko na kayong kalusin. Sa totoo lang. Yung mga hindi nakakabayad, apat na buwan, limang buwan, anim na buwan, may isang taon pa. Kayo naman ang lumagay sa pamahalaan. Alam ko ba gusto nyo hanap buhay? Kung gusto nyo hanap buhay, yung, alam mo yung masarap maghanap buhay? Nung araw kay Talapian, yung boss ko, no? Si Talapian. Dalawa lang ang sidecar nung araw na malaki. Talapian sa Asisoni. Magkatapag lang yun, magkapitbahay. Nung araw, pag hindi kami nag-boundary, wala din natin. Pilitin natin na pwede tayo makapaghanap buhay nang hindi tayo nangapin. Okay, o yun ang iingin ko sa kanila. Okay, o tapos magbayad kayo ng insurance for public conveyance. Maghanap kayo, maghanap kung pakiram, kung saan niya, kung paano. Alamin ang konseyo ng Maynila. Pagsasaayos na ngayon ng pamahalaan. May gobyerno na ang lungsod ng Maynila. Tuloy ang hanap buhay nyo. Paglalaban kayo ng konseho, bibigyan kayo ng kapanatagan. Andiyan si Vice Mayor Honey Lacuna. Pero may kaakibat, yung pribilehiyong pinagkaloob sa inyo, may kaakibat na responsibilidad. Huwag tayong maging utak biya. Yung sarili lang natin ang iniisip natin. Hindi. Mahirap din yung pasero natin. O, tas regulated ang yadba.
Hindi yung... Taas baba. Regulated. Kung kinakailangan, babaan po yung boundary. So be it. Dobra ka? Ngayon? 150. Magkano? 150. Magkano? 150? Bungaraw? Bungaraw? Isang araw? Magkano charging? Ha? Sabang bayad? Kasama na sa 150? Gawin mo na lang isang daan, Treasurer. Alam mo na, masyado ka excited. Kapag may utang. Gawin ninyo, ako na lang. Ito, may tip ako sa inyo. Tip ko lang naman. Kasi gusto ko ipuusahan ninyo. Halimbawa, o diba, may utang na talaga. May utang ka naman. May utang ka. Utang ka talaga eh. O, boundary, sandaan na lang. O yung tasikwit, iulog mo na doon sa pagkakautang mo. Doon yung kasi mapapakita na kayo, kahit na ganito ang katatayuan natin sa buhay, malawak ang isipan natin. Obligasyon is obligasyon. Diba? May binigyan tayo ng privileyo, may kakibat na responsibilidad. Tama ba? Ano lang yan eh? Mindset? Diba? Bakit ako eh? Hindi ko na... Ayaw ko namang buhatin ng buhatin ng bangko sa inyo. Ba't ako lumaban ng pati? Natintipan nga ako ni Limi. Kilala niyo si Limi yung police? Yung police sa kato ng Maluna Recto? So malangit na wang ano ba? Diba? Yes po yun. Spoiling. Alam niyo ba natintipan ako nun? Alam niyo bakit? O, di ba, Maluna, bawal sa Recto. Kahit na pagtawin ng araw, bawal sa Recto eh. Di ba sa kabilang Maluna, may tindahan ng lamba, dahil, dinawan yun. O, pag naka-jackpot ka ng pasero doon, boundary ka na. Tama? Kaya lahat may dadaan ng kambistapo. Dahil nasa akin ng Maluna, so malangit daw ah. Pinapatupad lang naman niya yung tama eh. Kaya lang ako, hanggat makalurusot lang. Oh, akala ko nakatalikod eh. Pag niyang kasabi, late ako pa. Hinahanap ko yung baga ko, nahulog eh. Oh, umiyak ba ako? Hindi, inireklamo ko ba siya? Hindi. Bakit? Ako pala eh. Akala ko matotologis ko yung lesbo eh. Siyempre pag nakatawid ka doon, may jackpot talaga yun. Ang dami natin yung jackpot. Isang biyahe pa lang, boundary ka na. Kaya buong maghapon, ito ka na. Kaya pwede ka na yung mga ganyanga. Kahit kahit ka na ang biyahe. Kasi kung naghapon ka ng boundary, ang tendency, lalabag ka eh. Tama, mali? Wahabol. Wahabol. Wahingin, sandaan lang. Makalima kang pasero, boundary ka na. Di ba? Gusto nyo ba hindi kayo mapansin ng national government? Gusto nyo ba hindi kayo pagtungunan ng pansin ng national government? Gusto nyo? O di sumunod kayo ng usap. Kasi ito, itong araw na ito, usapang lokal to. Pero ang national government nakatingin na sa atin.
Tama? Tama. O, hindi araw-araw, meron kayong abogadong Isko. Na kaya kayong panindigan, kaya kayong papaliwanagin. Siyempre ako, pinagpapaliwanag ko din. Para ma-chicha lang, siyempre. Kaya, siguro malinaw na itong usapan na ito, no? Wala na tayong kulay na sa kanji. Ngayon, pag pinag kulit sa inyo, o ikukonsider ko kayo isang gahing na kamatis, aalisin ko yung bulok. Baka makakawa pa eh. Tama ba? Wala tayong iyakan, ha? Pag tinanggal namin sa iyo, wala ang pagtatanggol na kakampi, ha? Kasi, patadamay kayo lahat eh. Tama ba? Huawei, ikaw ng mga tatotis. Todo na ito, pati pa na ito panangulo. Kasi nasura nyo na ito. After me, after this, pag hindi pa kayo sumunod, wala na magtatanggol sa inyo. Sa maniwala kayo sa inyo. Huwag kayong pumunta sa main thoroughfare, sa national road, Espanya. Huwag kayong pumunta dyan. Quezon Boulevard. Huwag kayong pumunta dyan. Huwag yung agawan, yung jeep. Gumawa kayo ng sarili-sarili ninyong ruta. Tutan, isang organisasyon na lang kayo. District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kanya-kanya kayong galawan. Pero, naayon sa ibinigay sa inyong pagkakataon. Ha? I would like to hear from Vice Mayor Honey Lacuna. Magandang hapon po sa inyo lahat. Gaya po ng pinigay na direktiba ni ating Pokong Lusot, pagsusulikapan po namin na agaran pong pagkilala sa inyong pong samahan. Gaya nga po nang ipinakiusap ni Mayor kung po pwede po isang grupo lang po ngayon. Wala na po marami pang toda. Andi dito naman po si Consul Awisia na tumutulong po maging maayos po yung inyong grupo. Sana po maayos. Meron na yata sa registration na. Meron na po. Siguro po una po rin namin gagawin ay ma-accredit kayo. Sa City Council, kailangan po yan, kagaya po ng ibang mga toda. Pagkatapos po ay gagawa na po tayo ng ordinansa para po ma-identify na rin yung mga ruta na po pwede nyo pupuntahan, daanan, ibig po namin sabihin, para maayos po ang lahat. Makakaasa po kayo sa konseho, napakasipag po ng ating konseho ngayon na sa pinakamagaling panahon po ay mabigyan na po kayo ng inyong pong practice. Maraming maraming salamat. Okay, maliwanag na tayo, ha? O sige. Haba! Ay kasi, yung alam na si Moreno nyo, hindi pwede maghintay. Mahirap, ha? Delirio kayo. Hindi nyo pa kayo sa highway. Hindi, waivers lang. Gulong yung ako. Matala ka ikaw, wala kang labas. Waivers lang. In fact, dapat kanina pa tayo umaga. Kaya lang, tinatawag kami sa National Board. At isa rin kayo sa topic. Sabi ko sa inyo, magulos daily kayo. Talagang mainit na ang pangalan sa inyo. Kasi kasalanan nyo rin. Hindi kasalanan ng gobyerno. Sa gobyerno, may kapabayaan, may pagkukulang. Kulang din ang pagsasabi ng totoo. Para mapabilib lang kayo, mapalundag lang kayo, sige, hanap buhay niyo. Sagot ko yan. Pero hindi ganun. Nagpapalit ang leader. Di ba? Pagpagtapos ang palit ng leader, wala na. Ah. Ayun sinabi. O sige. Ayun nyo bang sumunod? Habang iniintay natin yung
Pagliligal? Oo. Sigurado kayo? Oo. Promise? Promise! Parang sorkanin na akong lulukuhin. Kunwari, mahal niyo ako. Last, mga mababae rin kayo. Pero yun, hindi na akong kapag-aral, niloloko ba ako? Balik na rin po sa inyo. Di ba nakaka-insulto? Kaya gusto ko, ano na lang, real talk. Anis lang ka. Kung alaw sa alaw, may hinakita, may hinabiyahe. Pero lagi niyo titignan yung pangmalayuan. Lagi niyo titignan yung pangmahabaan. Huwag kayong wiki ng wiki. Ano ba? Kailangan MP. Long praying. Oh, good shot naman. Tapos, may pag-iusap na ako. Alagaan nyo naman yung mga pasero nyo. Basta as much as possible, dito-dito lang kayo sa home. Basta mag-usap-usap na kayo nila Awi, nila Dennis Jai. Pasamantala, iwasan ninyo Waluna, iwasan ninyo Recto, iwasan nyo Suler, di ba? Iwasan nyo yung mga malalaki yung ginagamit natin pang access. Di ba? Ginagamit natin kasi ngayon eh. Talagang pinaluluwag natin ng kalye. Kayo lang mag-usap-usap. Alam naman nila yung mga major thoroughfares. Ilan lang yan. Maniwala kayo. Tsagayin nyo na yung koti. Tutara na naman kayong padyak eh. Ay, hindi nyo naman yung ganyaga lang. Ganun, tibig pa kayo. Sige, maging practical tayo sa kwentuhan. Ang mahirap yung pinapadyak. Kaya pinapadyak, nagka-counterflow. Balay-lay na nila eh. Kayo niya, ka lang. Wala lang kayo nagpura. Okay? Huwag kayong magka-counter flow. Nakipicturean kayo. May body number. Marireklamo sa amin. A-actionan namin. E kita nyo nga, away barangay lang, ina-actionan ko. Nakita nyo naman kanina, di ba? Kasi pinipilit kong tugunan hanggat kaya kong yakapin. Araw-araw, yung hinaing ng bawat tao para maipakita natin ang halaga ng bawat batang Maynila. Mayaman, middle class, mahirap, lilingunin ng pamahalang lungsod. Okay. Basta promise ha. Sigurado kayo ha? Sige ah. Oh, ngayon, Director na Dennis Biaye. Oh, ibalik mo na lahat ang e-trike na lang. Okay? Okay na tayo? Yes. Kita ninyo? O wala. Sabi nila may turnover sa amin. O wala din pala turnover sa amin. Tinago? Ba't tinago? Kaya po namin ako kuya kayo. Kasi ako extensive. Sino nagtago? Sino doon? Sige. At least kayo naiintindi ninyo kung bakit kami nagsasayos. Kasi ultimo dokumento, wala eh. Kaya ako na po po yan doon sa LTO. Pero may kopya ng LTO eh. Tama? Oo! O sige, kung
Mag-usap-usap muna tayo, ha? Stay safe na. Hey, meron po yun. Yung mga stay safe na, dito po na transfer sa amin. Ha? Dito po na transfer sa sitio po yun, yung Warsia. Oo, oh, eh na kanina yung Warsia. Dati po yan, dito po sa pati po yun. Ano, kung siya lang, ano? Eh bakit nasa Rusya na pabili ito eh pagkakarito ng city government? Yung ano po eh. Wala ng city. I'm giving him. Kusyan Dennis Biyaye. Ay, Kusyan Dennis Biyaye. Hindi pa, hindi pwede. Direktor. Dennis Biyaye. Sulatan mo. Because dating Kusyan Bimbo. And I'm giving him 72 hours to turn over all these things. Or go to Attorney Moreno, file necessary charges. Kung totoo yung sinabi mo na kay Conseil Bimbo. Ano po sa opisina? Oy, 20 minutes lang. Yes, please. Kasi panisa rin naman ako. Sige lang, sige lang. Payo. Oh, suggestion. Go ahead. Sure. Sa akin sa pagkakaliksik, kung e-trike na ito, eh nakapadala po sa city council, yun ang city. Okay. Pero na po yan, Ayasa. Oo. Nusundan po yan ang bisundo siya. Okay. Vice Mayor. Okay. Tapos po yung sinasabi ko na ito, may nakarespo na po yan. Rule. Yung ano eh? Yung registro niyan. Ito? Ito? O, ba't wala sila? Pero po, namin kopya ito. Namin, may kopya? Oo! Ito po yung pati po yung sitio. Anong koda nyo? Asosasyon. Magaling salita, nagtalo kayo sa tong. Ito na yung existing po ngayon. Igilan nyo na yung ano, butaw-butaw. Yung butaw-butaw na yun, nagkakagulo yan eh. Sige, lang po nga, itin yan. Nagkatalo lang yan kung magkano parating. Tama? Talaga sinaliksik mo, ha? Hindi ka? Para makasin mo, hindi. Hindi po mga e-trick niya, kumplito lahat. Sa kayo sa... Dito sa gabi, pangadya, 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 pangadya. O, basta ganito ha, kayo ay magpasako sa MTPB Director. Ganun lang kasimple. Ganun lang kasimple. Para yung pananagutan, alam natin kung sino. Kasi hindi ko pwedeng tanganan ito ng konsehal. Bakit? Ang trabaho ng konsehal, legislatura. Pagtawa ng batas. Hindi para mangulikta ng boundary. Wala siyang executive function. Kaya nga siya, sabi ko sa inyo, gusto ko ilagay sa tamang perspektibo eh. May gobyerno, tatlong uri at tatlong bahagi. Judikatura, ehekutibo, legislatura.
hindi pwede mag-function yun, yung function ng executive nasa legislative, hindi pwede. Iwaiwalay yan. Kaya ayusin nyo na lang kung ano pa man. Tapos, maghalal kayo na for Diyos po Santo, pwede ba? Pati halalan nyo, huwag yung pag-aawayan, ha? Alam mo, umisa, ano lang yan, no-no-no lang yan eh. Barkada-barkada lang yan eh. Pagpa-General Assembly kayo, isang halalan, wala ng kampanya. Doon ang kami ng kampanya, salitaan, tumakbo, gusto tumakbo. Dos 80 kayo, natin, tumakbo. Kaya nyo, kung sino man ano. Can be a leader. You will never know. Diba? Sa akin, walang malakas. Ulo nga, wala makakilala sa inyo. Pangalawa. Hindi yun. Kasi hindi naman ako kumakain ng pagkain. Hindi. Hindi. Wala ka lang ang communication kung hindi mag-ayos na rin. Ito ang honesty. Sumaniwala ako sa hindi. Wala ko ibang nangyari dito. Nakasama natin, hindi natin nakasama. Wala talaga. I swear to God, I made a commitment that in my own little way, sa tulong ni Vice Mayor Honey, maakong siya, ayusin na itong siyudad. Ayun ba? Ba't kayo nag-anak ko? Gusto nyo ba yung salilahin ninyo, magulong Maynila pa rin natatamasahin nila? O eh, pag hindi tayo nagkayo sa iyo, wala silang aahaniin maganda. Kung ano, tinanim mo, siyang aahaniin mo. Kung natinanim natin yan, kaguluhan. Huwag kayong umasang kasiyahan at kayo sa nang anihin ng mga anak natin. Niloloko nyo yung sarili nyo nun. O ngayon, tayo magbayad ng sakripisyo ngayon. Anong sakripisyo? Tayo magpusang magsaayos. O pag-isinaayos natin yung naranasan tao, masasangay din tayo sa pagsasayos. O pagdating ng araw, pagkakatay na paan natin pare-pareho. O sila naman, mga anak natin, ang tatamasa, ang nakayusan, itinanim natin silang aani. Ano ang gusto nyo? Sensei? Gumagawa na po. Di ba? Gumagawa na. Change is coming. Dami kong hugot niya pa! Ayaw naman masyado madamdami. Gusto ko lang, usapang personal tayo. Dahil wala naman tayo pinagkaiba pare-pareho. Pinagkaiba ko lang, mayor ako ngayon. Posisyon lang ang nagkaiba sa akin, pero yung ugali ko, katulad pa rin ang ugali niyo. Yes! Ito, tinuho kayo, ha? Hindi, walang mayro. Ako, eto na ha, diretsahan na tayo. Ako ang inyong ama, ang inyong alkalde, ang inyong mayor, buong kababaang loob, nakikiusap ako sa inyo. Nalaman ninyo ako, hindi ko kakayanin mag-isa ito. Kung yung nanay mo na hindi kayo mabantay ng 24 oras, eh, ako pa kaya. Patulugin nyo naman ako. Kailangan ko ng tulog niya. Yan talaga, with all eyes. Kailangan ko ng pakikisa. At ang pakikisang hinihingi ko sa inyo, yung pusa. Kahit nakatalikod kami, siguro naman, panahon nun. Total, kung makapagreklamo kayo sa mga nagdaang panahon, ang gobyerno, walang pakialam sa tao. Diba? One way or another, wag kasi naman kayo makapag-comment sa Facebook eh. Tama ba? O ngayon, gusto nyo maging bahagi ng pagbabago? Ito na. Kapitulin ng bansa to. Samahan nyo na kami. Ayusin natin ang Maynila. Maghanap buhay kayo, pangatag, maayos, makapamahala kami.
Sila. Madelis. Alam bala. Sige. Palakpakan niyo si Vice Mayor. So, maraming salamat sa inyo. Nawa, gabayan kayo ng Panginoon Diyos na kayo'y manatiling malusog, laging ligtas. Sana mahirap ang buhay sa kalye. Sana lagi kayo ligtas. At isipin nyo lagi yung kaligtasan nyo dahil may mga bibig na umaasa sa inyo pag uwi ninyo. Magandang nga po na panayangin. Wait for